tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa pamahiin. Merong pamahiin na kapag bago ikasal, bawal isuot yung gown. Kasi daw, baka maudot yung kasal. Pag may nalaglag na kubiertos, may darating na bisita. O kaya, bawal magwalis. Pag gabi, kasi malas. Binawalis mo raw palabas yung biyaya. Pero, hindi lang sa ganun ng mga pamahiin natin. Meron din tayong mga pamahiin sa farming. And today, I'll be sharing you some of the pamahiin na narinig ng mga farmers natin sa kanilang mga ninuno, mga nakakatanda. Pag nagtatanim daw ng kamoting kahoy, bawal magtanim ng Martes tsaka Biyernes kasi daw pumapait daw yung bunga kapag tinanim ng ganong araw. Pag nagtanim daw ng kamoting baging, dapat mga bilog-bilog ang ulap para madami ang magiging laman. Pag nagtatanim ng mais, dapat busog para maganda yung laman niya. Pag kulang naman yung ngipin mo, bawal ka daw tumawa kapag ikaw ay nagtatanim ng mais. Or else, magiging bungi-bungi din yung ngipin ng mais. Dapat pag tatanim ng saging, nakaupo para magpipitas, hindi masyadong mataas. Ang sabi po sa pamahiin, kapag magtanim ng saging, kailangan po ay busog na busog. At pagkatapos ay nakatungo kapag itatanim. Yun lang po. Kung gusto mo raw tumamis yung bunga ng isang prutas o gulay, lagyan mo raw ng isang kutsaritang asukal sa tabi ng halaman para ito ay tumamis. Pero malabo yun eh. Pag daw po may monthly period ang babae, hindi daw po pwedeng magdumaan sa mga may halaman kasi pumapangit yung buhay. Siguro sa akin ng mga matatanda, dapat may magandang buwan para gumanda ang bunga ng mga saging. Mais. Meron din daw silang tinatawag na mainit ang kamay. Kapag daw mainit yung kamay mo, hinawakan mo yung isang dahon, mamamatay daw yung dahon. Ito yung mga taong walang green thumb. Pero there's no such thing as green thumb. Anybody can grow anything. Ito, narinig ko sa Batangas. Meron silang tinatawag na padugo. Bago sila magtanim sa isang area, meron silang iaalay na manok. So, kakatayin nila yung manok, tapos yung dugo, parang ididilig sa paligid ng farm. Parang yun yung alay nila sa God of the farm. Ewan ko anong mga yun. Para gumanda daw yung ani kapag ikaw ay nagpadugo or nag-alay ng hayop. So far, ito lang yung mga narinig pa lang namin ng mga kasabihan or mga tradisyon ng mga magsasaka. How about you? Ano yung mga narinig nyo na kasabihan sa inyong mga ninuno pagdating sa pagtatanim?